G, since padami na ng parami yung mga nagtatanong sa akin tungkol sa ano daw ba yung reaction ko tungkol sa pinagdadaan ng paghihirap nitong si Archie Alemania ngayon. Okay, na actually, bunga ito ng katarantaduhan, katangahan, at pagiging stupido nito ni Archie Alemania na kung saan siya ay nakasuhan ng vowsy at acts of lasciviousness. Okay, kumbaga, ang nangyari ay may isang babae, okay, na si Rita Daniela, okay, na nagreklamo sa pulisya, okay, o nagdemanda, okay, na siya daw ay inabuso o pinagsamantalahan, okay, nitong si Archie Alemania nga. Okay, pero bago ko simulan ang video na ito, disclaimer muna tayo. Okay, gusto ko munang malaman ninyo na lahat ng mga sasabihin ko dito ay pawang opinion ko lamang. Okay, wala tayong alam sa tunay na nangyari sa mga taong involved dito sa pangyayari nga na ito. Okay, kumbaga, hanggang opinion lang tayo. Okay, dahil nga may mga nanghihingi ng opinion ko. Okay, pero yung sabihin natin, alam natin yung mismong nangyari dun sa, ano na yun, sa pangyayaring ito o sa incidenting ito. Okay, well, wala akong masyadong alam dyan. Dahil ang tunay lang na nakakaalam niyan ay walang iba kundi silang dalawa lang. Okay, well, so totoo lang, actually, simulan na natin to. Okay, so totoo lang, ang reaction ko dito kay Archie Alemania, kung tatanungin ninyo ako, ay walang iba kundi, actually, nasabi ko na kanina, kundi ang tanga-tanga niya. Okay? Napaka-stupido niya. Nakailang babae na siya sa buhay niya. Wala namang problema sa itsura niya. Okay? Wala namang problema sa personality niya. May pera naman siya. May status naman siya. Pero ang tanga-tanga niya para gawin yung bagay na iyon, kung totoo man ito na nagawa niya talaga. Okay? Again, hindi ko alam kung ginawa ba talaga ni Archie ito o hindi. Okay? Pero ang isang katangahan na ginawa ni Archie o nagawa ni Archie noong gabi na iyon ay yung maglasing siya at magsama siya ng isang babae, okay, ng isang single mother na babae, okay, sa loob ng sasakyan niya habang lasing siya. Okay? Mga G, tandaan ninyo, kapag kalasing tayo, yung utak natin ay hindi tumatakbo para mag-isip ng tama. Okay? Madalas ang mga desisyon, kilos at mga nagagawa natin ay hindi maganda. Sa totoo lang, kadalasan nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi naman natin gustong gawin. Okay? O sabi natin, maaaring gusto rin natin gawin, pero nagagawa nating pigilan yung sarili natin kapag ka hindi tayo nakainom. Kasi nga pag nakainom na tayo, hindi naman sa lumalakas yung loob natin, kundi nawawalan na kasi tayo ng control. Okay? Yung iba, sinasabi nila, pampalakas daw ng loob yon. Pero para sa akin, yung resulta na iyon ay kawalan ng kontrol. Kaya nga nung gabi na iyon, yung diskarte ni Archie, kung totoo man na nangyari ito, okay, ay sabihin nating sumablay o sabihin nating hindi naging maganda nga yung resulta dahil nga wala siya sa kaayusan. Okay? Kumbaga, wala sa tamang katinuan yung utak niya ng mga moment na iyon kasi nga nakainom siya. Okay? Kaya ano ba sabi ko sa inyo? Huwag kayong magiinom o kung iinom man kayo, huwag kayong maglalasing nang may kasama kayong babae dahil panigurado, maibabagsak niyo yung masculine frame niyo o sabi natin panigurado, yung masculine frame niyo ay babagsak, okay, hindi magiging consistent, okay, yung game niyo, hindi niyo magagawa na maayos, okay, tapos of course, may mga bagay kang magagawa na hindi mo gustong gawin ng dahil lang sa sabi natin nararamdaman mo o dahil sa nakainom ka nga. Okay, may times mapapaaway ka, may times magagawa mo yung mga ganyan sa babae. Okay, kasi nga mainit yung katawan mo o sabihin nating sa moment na ito, wala ka na nga kasing control. Okay, kaya ano ba sabi ko sa inyo? Kapag ka nakipag-date kayo, tang ina, ang kung sino mang dapat na malasing sa inyong dalawa, yung babae yun. Pero hindi ko sinasabing lasingin mo. Okay, ang punto ko, kung mayroon man na dapat na uminom na marami o maglasing, dapat yung babae yun para siya yung mag-guard down. Okay? Para, kumbaga, siya yung magbigay ng gusto mo. Hindi yung ikaw yung gagawa nung mga bagay na hindi mo naman sana gustong gawin. Pero kadalasan, yung mga babae na nakainom na yan, gusto rin naman talaga nila yun. Okay? Hindi naman sa hindi nila gusto gawin yun. Tapos, napilit mo lang o pinuwersa mo. Huwag ganun.
Kumbaga, ang punto ko dito is sa kagustuhan niya yung uminom na marami, siya yung gumawa nun, hindi mo naman siya nalasing, okay? Tapos kapag ka, of course, nalasing na siya, since gusto rin naman niya yun, kumbaga gusto rin niya yung mangyayari sa inyo, kumbaga may konting push lang, pampaguard down lang ba, okay? Para nang sa gayon, ay pigilan niya na yung pag-ano niya, pag sabihin nating anti-S defense niya, yung depensa niya na sabihin natin kunyari o yung pakipot, no, yun nga, kunyari na ano, ayaw niya sa'yo o ayaw niya na mangyari yung bagay na ito. Okay, dahil pag nakainom na ang babae, since mainit na rin yung katawan niya at gusto ka naman niya talaga at gusto rin naman niya talaga itong mangyari sa moment na ito, then yung trabaho mo mas mapapadali niya ngayon. Kumpara dun sa, ano, sa mas normal siya. Pero hindi ko sinasabing painumin mo talaga, okay, o lasingin mo talaga dahil lasing man yan, nakainom man yan o hindi, kung tama ang game mo at gusto ka ng babae, makukuha mo pa rin naman ang gusto mo. Pero ang ibig sabihin ko lang, ayan yung impact ng alak. Mas napapadali tuloy yung trabaho ng lalaki. O sabihin natin, well, sad to say, may mga babae talaga na naaabuso kapag ka nakainom na sila. Lalo na kapag ka dinodroga pa yung iba. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong gagawa ng mga masamang bagay o hindi magandang bagay sa mga babae dahil ito nga yung mga pwede mangyari sa inyo. Andyan yung vowsy, andyan yung pwede kayo madimanda o baka balikan pa kayo ng babae na ito o ng pamilya nito pagdating sa, ano nga, sabihin natin paghihigante. Kumbaga, baka paghigantihan pa kayo ng babae na ito pagkatapos inyong gawin yan. Okay, so, kaya nga napaka-importante na huwag kayong iinom. At kung may iinom man, hayaan yung babae mo yun. Okay, para siya yung mag-wild, hindi ikaw. Okay, natandaan mo, may vowsy. Okay? Nandyan yung mga batas na nakapabor sa mga kababaihan. Okay? Madalas nga, hindi pa natin alam yung totoo. Kung talaga bang may ginawa yung lalaki o kung talaga bang yun yung nangyari. Pero dahil babae yung nagsusumbong, papaniwalaan na kaagad yan ng madla. Papaniwalaan na kaagad yan ng batas. Well, hindi ko sinasabi na nagsisinungaling si Rita Daniela. Okay? Na isang single mom, okay? Alam niyo naman kung anong mga pagtingin ko sa mga single mom, pero hindi ko pa rin sinasabi still na sabihin na nating nagsisinungaling si Rita Daniela nga sa ano niya, sa demanda niya o sa reklamo niya, okay? Pero pwede rin nating masabi na baka hindi totoo, 'di ba? Pero kung totoo man, sigurado naman ako na itong si Archie hindi naman niya gustong gawin itong bagay na ito. Sa nang ganung klaseng way yung mamumuwersa siya, okay, o yung sa ganung klaseng oras, kung normal lang sana yung pag-iisip niya, okay, kumbaga hindi ako naniniwala na gagawin ni Archie yan. Tanginan, tagal na niya nag-aartista, ang dami nang naging babae niyan, okay, ngayon lang nagkaroon ng problema yan o nagkaroon ng magko-complain sa kanya ng katulad ng ganito. So ibig sabihin, hindi ako naniniwala na gagawin niya yan kung normal lang sana siya, okay. Kaya huwag kayong uminom ng marami. Huwag kayong magpakalasing pag may kasama kayong babae. Kahit na grupo pa yung ano nyo, yung setup ninyo, yung pag-inom ninyo. Okay, huwag mo pa rin gagawin yun. Dahil napakaraming pwede mangyari. Paano kung aksidente mong mahawakan yung ano niya, hindi mo naman sinasadya. Maarte yung babae, tas nakainom pa. O di nag-skandalo na. So saan pa pwede umabot yan? Sa headquarters, nang dahil lang pareho kayo nakainom. Samantalang sa moment na yon, kahit kayong dalawa, hindi nyo naman gustong mangyari yon. Pero dahil nakainom siya, nagkaroon tuloy ng ng drama o ng sabihin nating ganong klaseng sitwasyon nga. Biglang nasa barangay na kayo, o kaya nasa ano na kayo, nasa headquarters na kayo, okay, nagfa-file na siya ng, o nag-complain na siya sa vowsy, okay, tapos ikaw, tulala ka na nangyari ito lahat, samantalang di mo naman talaga gusto gawin yon. At even yung babae, malamang di rin niya gustong gawin yon minsan, okay, pero nagawa niya dahil nga sa emosyon niya ng mga oras na iyon, pressure, tapos nakainom pa siya, okay, kaya napaka-importante na dapat ikaw, matuto ka na iwasan yung mga bagay na pwede magpababa ng performance ng leadership mo, okay, at performance ng pagiging aware mo sa nangyayari sa paligid mo. Okay, kumbaga, pagka nakainom ka na, nag-iiba na kasi yung performance mo. So, iwasan mo yung mga bagay na yun. Yung drugs, yung alak na yan, di ba, yung sabihin natin, pagkakaroon ng hindi magandang tulog. Okay, kumbaga, dapat kondisyon ka kapag may kasama kang ibang mga tao, lalo na kung babae yung kasama mo, para may presence of mind ka. Okay, para alam mo kung ano nangyayari. Para alam mo pa rin yung female nature, aware ka pa rin sa vowsy, aware ka pa rin sa mga pwede mangyari, para magawa mo maiwasan yung mga dapat iwasan. Huwag ka maging reactive, okay? Maging proactive ka. Si Archie kasi dito, kung totoo man yung nangyari, naging reactive siya. Kumbaga, hinintay niya munang may mangyari bago siya gumawa ng ano niya,
ng solusyon niya. Hindi yung sabihin nating umiwas na sana siya sa alak o kaya hindi siya uminom na marami, tapos nung pauwi na siya, sana hindi niya hinatid yung babae para hindi siya na-tempt na ano, nagawin yung mga katarantaduhan niya. Bagay na hindi ko gusto. Okay, pero natatawa lang ako sa kwento na yun. Hindi ko rin nga alam kung talagang ginawa ni Archie, 'di ba? So yeah, and yeah, the woman is a single mother, right? So alam niyo naman, may mga ugali rin. Pero hindi ko sinasabing ganun si Rita Daniela, okay, na ganun siya kaagad o manghusga. Pero it's just that, you know, umiwas kayo sa mga ganyan. Kasi alam niyo naman, nakadalasan sa mga single mom, may red flags talaga yan. May mga ugali talaga yan. Okay, so hindi natin alam. Maybe yung ibang single mom, nagde-demanda lang o nagko-complain lang for, let's say, masabi lang na attractive pa rin siya, okay, o nagpapapansin lang, o may tumakbo lang na kung ano sa utak niya dahil nga sa dami ng mga pinagdaanan niya psychologically, simula bata siya hanggang maging single mom siya, di ba? So, yeah, may mga ibang babae naman dyan na pwede mo i-date, o kaya sabihin nating mas makasama, mas mabuti na makasama mo sa ganong klaseng oras, so, iwas-iwas na lang tayo. Okay, pero di ko, again, di ko sinasabi na ano, na si Rita Daniela ay ganun talaga o ganun din siya. But I'm just saying, 'di ba, kung merong limang lalaki diyan tapos yung isa doon dating drug addict o sabihin nating gumagamit ng drugs ngayon, kahit na matinong tao pa siya, 'di ba't mapapaisip ka rin na bakit siya pipiliin ko? Eh yung apat na tao dito sa lima na to, sila hindi nagda-drugs, siya lang naman may nagda-drugs. Bakit ko siya pipiliin? Oh, so ganun din 'yon. Okay, kumbaga okay lang magkaroon ka ng kahit paanong prejudgment para kahit paano is magawa mo ang ma-prevent yung mga bagay na pwede mangyari. Dahil pwede rin naman talagang hindi siya ganun. Pwede rin naman matinong babae. Pwede rin naman di sakit ng ulo. Okay, pero ang point ko is, nakita mo na yung red flag, alam mo na kung ano siya, bakit sasamahan mo pa. Okay, so yan yung sinasabi ko kay Archie Alemania. Tanga, okay, stupido, bobong kalbo. Okay, bobong kalbo pa siya hanggang ngayon, okay. Pero tingin ko matino naman yan eh. Kasi ngayon lang naman yan nangyari sa kanya. Pero mahilig talaga si Archie sa babae. Kita nyo naman, di ba? Ano, Mickey Ferriols, di ba? Kinumpara mo nga si Mickey Ferriols sa iba mga chicks niyan. Tsaka mga dati mga naging chicks pa niyan noon. Mas malupit pa kay Rita Daniela, di ba? Kaya medyo nagda-doubt pa rin ako. Pero hindi ko naman sinasabi nagsisinungaling din si Rita dahil pwede rin totoo yung sinasabi niya. Okay, so wala akong kinakampihan sa kanila. Nagbigay lang ako ng opinion at ang opinion ko dito ay huwag kang tanga. Okay, huwag kang stupido, huwag kang bobo, mag-isip ka, gumamit ka ng utak mo. Babae lang yan, huwag mong sirain ang sarili mo para lang sa bagay na yan. Nakakahiya sa madla, nakakahiya sa pamilya mo, nakakahiya sa mga taong naniniwala sa iyo na sa dami ng kaso o skandalo na pwede mong pasukin, ang nangyari pa sa iyo o ang nagawa mo pa ay yung manghipo ka ng katawan ng isang e-abab. Diba? E-abab na matabang single mom. Well, di ko sinasabing si Archie yun. Iba yun. Iba yung tinsabi kong matabang single mom. Pero si Rita Daniela, hindi man yata siya matabang ngayon. Okay, so yeah. Stop body shaming. Okay, pero sinasabi ko ulit, totoo, diba? Kumbaga. Anyway, so yeah. Iba nakakahiya. Isipin mo, sa dami ng kaso, diba? Sa dami ng pwede mangyari o skandalo o maaalala ka, dun pa sa dinakma mo yung ano, di ba, nang walang paalam. Di ba kasi di ka papaalam, di ba? No, I'm just kidding. Just lighten up the, I'm just trying to lighten up the conversation or the mood. Okay, so, yeah. Anyway, nakatid na naman yung throat ko kasi the whole night, consultation and coaching ako. So that's why laging ganito madalas, nangangati talaga yung throat ko. But anyway, so yeah, yun yung ano ko sa inyo ngayon. Yun yung reaction ko dito kay Archie na tanga-tanga. Okay, huwag niyong gayahin yan. Huwag uminom. Kailangan may presence of mind. Dapat attentive ka. Dapat alam mo yung ginagawa mo. Okay, dapat alam mo yung female nature. Okay, dapat alam mo kung anong lamang nila sa'yo. Dapat alam mo kung anong pwede nilang gawin sa'yo. Okay, at kung may gusto ko mang gawin sa kanila, gusto mo mang mangyari sa inyo, gawin mo yun ng nasa normal kang kaisipan, sa tamang lugar, okay, tamang oras, okay, at ligtas na pamamaraan. Okay, hindi yung gantong klaseng pamamaraan. Kasi yung ganto, pagka ginawa mo yan, o ginaya mo yung bagay na ganyan, dalawa lang ang pwede mong kahinatnan, o sabihin natin kababagsakan. Una, pwede sa kulungan. Pangalawa, pwede sa sementeryo na ang diretso mo kapag ka naging tanga-tanga ka o kasing stupido ni Archie
Alemanya. Again, disclaimer, hindi ko sure kung talagang totoong nangyari ang bagay na ito. And also pala, dagdag ko na din, kapag ayaw ng babae, huwag mong pipilitin. Okay, pwede kang magpahinga sandali, tapos mag-attempt ulit, pero make sure na hindi ka mamumwersa o hindi mo gagamitan ito ng pamimilit o pwersahang dahas, okay, para makuha mo lang yung gusto mo, okay? At ang attempts natin ay pwedeng umabot lang hanggang 3, okay? Pagka talagang ayaw niyang ibigay yung gusto mo o hindi niya gusto yung trip mo, pakawalan mo na yung babae, okay? At gagawin mo lang ito sa isang babae na nagpapakita ng motibo sa iyo, okay? Ka-date mo o nadi-date mo na, o sabihin natin may nangyayari na sa inyo, o kung wala pang mang nangyayari sa inyo, at least alam mo na gusto ka talaga dapat nitong babae na ito, okay? At nandun kayo ngayon sa moment na iyon o sa ganong klaseng pakiramdam bago mo i-attempt itong bagay na ito, okay? Huwag mong ipipilit nang wala siya sa mood, okay? Huwag mong ipipilit nang alam mo namang hindi kanya gusto, okay? Huwag mong pupwersahin kung ayaw niya talaga. Again, pwede tayo mag-attempt, like maybe something kung ano man, hindi ko lang masabi sa YouTube, okay? Pero pwede ka mag-attempt, pero hanggang 3 attempt pwede, o 2 attempt, mararamdaman mo naman kung talagang wala eh, okay? Pero may mga times kasi nagpapakipot lang yung mga babae, okay? Hindi ko alam kung yun nakita ni Archie, kasi nga lasing si Archie, so maaaring hindi yun, okay? Maaaring talagang ayaw na ni Rita, pero pinipilit niya pa rin, maaari, okay? Dahil di natin alam kung anong tunay na storya, pero again, huwag ipilit, okay? Huwag kayo mamilit ng babae, okay? Kung ayaw niya, hayaan nyo na siya. Napakaraming babae dyan. Okay, yun nga lang, lasing nga kasi si Archie nung gabi na yun. So, maybe because of the influence of alcohol, nakagawa siya ng isang bagay na hindi niya naman talaga gagawin kung normal lang talaga siya. Okay, yun nga lang. Siyempre, na-violate si Rita, Daniela. Kaya ngayon, ito yung naging kahinatnan o naging nakahinatnan ng pangyayari o katangahan ni Archie Aleman. Yeah. Okay, hindi ko na sama yung huling letter. Okay, dahil baka maging iba yung tanong. O yung pangalan. O yung apelido ni Archie. Okay, Archie Alemania. Yeah. Okay, well, shout out Archie. I'm just lighten up the conversation o itong ano natin, topic natin ito. And also, idagdag nyo na rin as much as possible. Actually, ito lang. Tunay na alpha male, di tayo naghatid sundo ng babae. Okay? Ito sa kagaguhan ni Archie, hinatid sundo, nag-attempt siya na ihatid yung babae kasi nga may something na siya sa utak niya na maybe gusto niyang gawin. Hindi pa rin natin alam, hindi natin sure kung totoo. Pero kung i-base natin sa storya na naririnig natin, ganun yun nangyari daw. Okay? So, huwag maghatid, delikado yan. Okay? Huwag rin magsundo. Hayaan mong pumunta lang yung kadate mo sa iyo. Pagka magkikita kayo, okay? At kung may sasakay man sa loob ng sasakyan mo, make sure na date mo ito, okay? O nagkakaintindihan kayo, okay? Hindi yung stranger o kaibigan mo lang ng goal mo is yung sabihin nating ganun nga, gawin mo yung bagay na katulad ng nangyari daw sa istorya na ito. Okay, wag ganun. Katulad nun, well, di naman sila stranger, pero siguro wala sila sa ganung klaseng vibe, tapos biglang nagganon si Archie. Well, di rin natin alam. Di natin alam kung anong pwede. Baka may... Baka naman, di ba, merong konting kahit paanong mga nakita si Archie o na-misunderstood niya na, ano, na, kumbaga, ay motibo ni Rita Daniela. Na para kay Rita Daniela, wala lang yun. Kaso kay Archie siguro, nagkaroon ng ibig sabihin nito o meaning. Okay? So, again, yung dinagdag ko, mamilit ng babae, huwag mo mumuwersa, vowsy ka tapat mo niyan, kulong ka niyan, okay? Pwede ka rin mabugbog, pwede ka rin mapatahi, okay? So, mong gagawin niyan, tas kahihiyan pa, okay? Tapos, huwag ka mag-atid sundo ng babae. Iwas na lang tayo sa gulo, napakaraming babae dyan. At yung mga babae lang na pwedeng sumakay sa sasakyan mo o pumunta sa bahay mo, ay yung mga babae lang na sigurado mo na okay kayo, okay? O sabihin natin nagkakaintindihan kayo. Huwag yung mga katulad nito, na hindi naman sila pala okay, wala sila sa ganong klaseng level ng relationship, tapos nag-attempt daw si Archie ng ganon. So, syempre, pwede talaga mangyari yung negative, okay, which is actually nangyari na. But anyway, so hanggang dito lang naman,
dinagdag ko lang ito para at least kahit paano ay makadagdag sa mga nalalaman ninyo at mga nagtatanong ng opinion ko. Okay, stay!